What up mga idolo? Happy Sunday sa inyong lahat. Enjoy kayo kung saan man kayo ngayon. After those busy ports, finally may rest day na. So daily routine lang kami ngayon. Ito nga pala yung mga pending job ko, yung mga injector spare. Ito yung ginagawa ko nung Friday eh. 6 na piraso na yung na-prepare natin. 2 na lang kulang para kumpleto na yung isang generator set natin. Yan nga pala yung pamalakas ang torque wrench namin. Sobrang laki eh, no? Yung maximum yan is nasa 750 Nm lang eh. Anyway, fast forward tayo kasi rest day ngayon eh. Tara muna sa backyard, mag-exercise tayo, shooting ba? Practice kasi uuwi na ako next month, malapit na pala mga idolo. Parang kailan lang kakasampa ko lang ah. So, 5 months contract lang tayo dito, no? Ganito lang talaga trip dito sa barko eh, pag walang trabaho eh. Diba, naglalaro ng PS4, table tennis, diba, nanood ng movie, yung iba tulog. Wala, ganito lang. Pahinga eh. Lunchtime na naman. Sa lunchtime talaga ako naglalaban ng mga damit ko eh kasi walang masyadong tao. Pagtapos na ang kain, gusto kong mag-movie mara eh. Madaming pagpilian eh no. Pero ito yung napansin ko eh kasi nakita ko yung trailer nito sa TikTok eh. Ang ganda. At saka ito talaga yung advantage ng mga seaman eh. Hindi ka makapag-gala-gala, makapagpunta ng mall, punta ng ibang lugar. So less yung gastos mo. Kasi nga, wala kang mapuntahan eh. Puro dagat na lang sa labas eh. At pag nasa puerto naman, magdidepende naman sa barko. Kung nasa container ship ka, isang araw lang yung maximum. Meron pang puerto na busy na hindi makakalabas. So, makaipon talaga, no? Pero, magdidepende pa rin yan sa barko kasi may mga barko din na tumatagal sa puerto eh, ng 2 araw, 3 araw, o di kaya 1 week. Lalo na kung maganda yung puerto na pinupuntahan nyo, gastos talaga. Boost talaga yung cash advance. Ang nakaka-disadvantage lang dito sa barko is di mo makikita araw-araw yung pamilya mo. Pwede makita, pero sa video ko lang. At saka, depende rin sa barko kasi may mga barko walang internet eh. Hanggat sa maaari, ipon lang ng ipon hanggang may patayo mo na yung dream house mo o di kaya yung mga negosyo. Teka muna, nagugutom ako eh. Isa pa to sa advantage ng pagiging seaman eh kasi libre lang yung pagkain at saka may tagapagluto ka pa. Basta't gawin mo lang yung trabahong pinirmahan mo, yung job responsibility mo. Hindi na baling mahirap yung trabaho, ang importante may sahod. So, dyan muna kayo mga idolo ha. Bye!